yung mga pwede nating expect naman ngayon mula sa Perez sa teams. And I think yung Franco, baka hindi na talaga i-ban dito ng Archangel. Eh. Yeah. Tingin ko, it's not necessary. Kasi tingin ko merong isang hero dito na nag-shine most. Eh. Kasi nag-take notes ako kanina from game 1. Nakapansin ko, merong isang hero dun na sobrang anlaki ng, ano, ng contribution when it comes to fight. Again, we have Akai. Ako, tingin ko, yung cancel kanina ng Franco after the hook, he jumps in and then used the Hurricane Dance, wala na agad magagawa. Pati yung siya lang yung merong mechanic, for now na nakikita ko na effective against Kufra, the bouncing ball is the Hurricane Dance as well. Hindi siya nai-stop, pero napupushback niya yung bouncing ball, which is a very good opening, defensive opening for them to come back. Kung sakaling lugi sila, isang Hurricane Dance lang, ang laki ng contribution, disabled agad, and very nice way to counter-initiate. I think it's also one of, it shows a very, very big difference philosophy ng dalawang team that earlier. Signal Ultra, how they tried to address the Franco simply by banning it. Archangel does it differently. They plan the heroes, pumipili sila ng hero na kumakounter sa kanila, they get the jawhead, they get the Akai. Iba talaga yung approach nila, and you can see which is clearly the winning strategy here. I want to mention, by the way, last thing ni Gronk that previous game, and all season 3 long, sobrang ganda ng performance niya dito. Even, iba yung understanding niya sa Gronk. Eh. He thinks that this Gronk is tanky enough and can dish out so much damage to a point na kaya niya mag-knockout ng Lord. I think siya rin yung few Gronks na nagre-retribution on the Gronk himself. I think he's very creative about it. How important is this first big Gronk para sa matchup na to? It's incredibly important. Think about the fact na the way that Lusty actually uses that Gronk. He doesn't use it like everybody else. Eh. He uses it like to dive people under towers. Nakakapatay siya ng mga lemur. Nakakapatay siya. He gets kills. He splits. He doesn't use it like a traditional tank. Eh. I think the understanding dito ng Archangel on how to use the Gronk is on a very, very different level. So if anything, Gronk is really what you want to avoid letting Archangel have. That might be the next lesson, if ever, para sa Brenny Sports. Pero nakuha naman nila, Lunox and Coco. I really like this pick mula sa Brenny Sports because this allows Yuji to actually take over. Kasi para yung kanina yung Alice, it wasn't the pick for him. It wasn't the hero for Yuji at that moment. We want Yuji to be that consistent guy to dish out the damage. Wala, Stamos and Lunox, how important is this para sa Brenny Sports? I mean, kung titignan natin dito yung Lunox, pati yung Tamus, is a good pick for Brent. Kasi dinidinay na kagad nila yung Tamus para sa Archangel. Because we know every game Archangel, they want to secure the Tamus ASAP as soon as possible that they can. So, ayun yung ginawa kagad dito ng Brent. They don't want Tamus to be on the hand of Archangel. Yeah. There is Akai na napili ng Brenny Sports. Samantala, Kari, is this also a deny pick para sa Archangel para hindi siya makontra ng Gronk or talagang comfortable lang yung Archangel with this hero? I mean, kung titingnan natin dito yung Kari, she is the counter for Tamus. Kaya okay yung ginagawa nila dito. Okay, sabi nila, okay, bigay na namin sa inyo yung Tamus. We still have Kari. Kaya tinerpig kagad nila yan. Ibang klase dito yung pick ng Archangel. Like Ilustrado said, dun sa Gronk, super dominant yan. It's super, super aggressive, super dominant. May kasabihan nga kami sa term ng ML, kaya niya mang gangster. Early on. Yeah. Kaya mang gangster. Mabira nga naman natin marinig yun. But now, Franco, actually, hindi natin Archangel dito. They have respect for the specific hero, but maybe they're planning something else. Now, Akai is also a very important tank para sa Brenny Sports, and they ban out yung Leomord ng Archangel. What's next for Brenny Sports? Are they looking for another tank or gusto ba nila mag-secure na lang isa ulit fighter? You know, honestly, for me, Bren has to go back to basics. Stick to what they know, what they're good at. Pick up the Hellcurt again. Napakaganda ng Hellcurt on Coco whenever he picks it up. And I think if they start showing their experience kung kailan sila mag-split push, you know, their decision making, they have really strong fundamentals. And if they let that shine, pick up a Hellcurt, maybe even a Kufra, it's gonna allow them to win the game. I like the Kufra. It also prevents yung Hellcurt para sa Archangel because Archangel can pick that up to kind of answer the Lunox. What else ba yung pwede nilang pang-contra dito sa Lunox as well as the Kufra from Archangel's side? I think they're lacking another tank if the Cho will be a fighter and then probably a mage for their team. Ang tingin ko kailangan na dito is yung sustain. For the first three picks ng Archangel, well, meron nga silang Gronk, which is a good frontliner. Well, he can easily cancel yung sabi nga natin kanina, kahit sinong hero. Pero ang alagaan nila dito is yung, ano, yung carry. They need to have another hero who will protect and who will support carry for the early stages. Kapag, kasi once na mag-mid game na, excuse me, is most of the time talagang carry will shine eh.
Pero, well, at the moment, I think this is a Katita into Lapu-Lapu. I think the stun from Lapu-Lapu is somewhat okay for them to catch the backlines as well kasi sobrang haba na nga nung ano niya. Well, you know, this made me think kung bakit nila binan yung Franco kasi Lapu-Lapu is a hero na gusto niya lagi siya nakaka-attacke at all times. He needs to be online most times and it will be, the Franco would have been great. Hanabi, isang hero na ginamit ng Brynn Esports to great success during the group stages. Pinanalo nila to laban sa Signal Ultra. But now, meron na tayong complete lineup dito. Now, I want to ask your predictions starting from Ilustrado. Sino mananalo? Is this going to be a 1-1 from Archangel? Or from Brynn Esports, I mean, or 2-0 para sa Archangel? 2-0 Archangel. Okay, very quickly. Okay. Yes, okay. I'm 2-0 din sa Archangel because yung Lapu-Lapu, once na nag-ulti siya, nakuha niya yung weapon niyang buo, he can just two-shot the Hanabi. He can just two-shot the Lunox pag naka-dark form siya. So, deadly to. Super underrated hero, super OP hero. So, Archangel, they know their stuff. They study their stuff. They do it right. And I think on this one, I'll go for Archangel. Alright, how about you, Dads? Balikan ulit, Brynn. Okay. I'll go for Brynn this time. He's always right though, actually. Hindi pa nag-aamali, siguro. Actually, joke lang, Brynn lang rin pala. Hindi, kasi ito, well, meron tayo pinapanigan, meron tayo mga gustong manalo. Pero, nag-decide ako more on the drafting kasi. Okay. Execution is pare-parehas eh. But the reason why I picked up Brynn, kasi meron silang mga tanks na kaya mag-absorb ng enough damage. And also Akai, ilang beses ko na nakikita yun, they can take advantage of the Guardian's barrier in his advantage. So, ang laking bagay na when it comes to team fight. Mobile Legends is all about team fighting. And kapag mas marami yung hero mas mo to control the fight, you have an edge when it comes to late game, mid game fight. So, I'll go for Brynn. Okay. So, dalawa para sa Archangel, isa para sa Brynn Esports. Pero ngayon, babasa muna natin sa malupit na tandem. It's gonna be Manjin and Shinbu. Sa inyo na muna. Maraming salamat, Kuya Wool. Pero mas malupit ang mga Nostra nyo dyan. 2-1. Para sa Archangel, kami po ay nagbabalik. Yeah. Ito na. Pasa na daw natin kagad, Kuya Shin. Into the game we go, ladies and gentlemen. Again, this is game 2 of the finals between Archangel versus Brynn Esports. For the first time in forever, pinili dito ang tatlong heroes, Kuya Shinbu. At pare, sa ating ikalawang laban, anong nangyayari? Nagpaparamdam ang ating bayani. Ang pinakaunang bayani ng Pilipinas. Ang pinakaunang hater ng Pilipinas. Ang Si Lapu-Lapu on March 16, 1521. Oh, naku, ano yung sibig when mo? When Philippines was discovered by Magellan. Oh. Sabi na Lapu-Lapu, oy, bawal ka dito, boy. Bawal parking dyan. Bawal parking dyan. Pero syempre, dahil nayatap si Lapu-Lapu, sabi na Lapu-Lapu, lipat na lang ako sa ML. Maraming salamat. Muntun, syempre. Syempre. Sa pagbigay. At binabati rin natin, syempre, yung mga entities that made our event possible. Realme, Gamely. Maraming salamat. Smart. Yes, smart sa lahat ng mga sponsors natin. Okay. Alright, going Hero. Back into the game, ladies and gentlemen. Like what our analyst said, ano daw, paring Shinbu, Lapu-Lapu is very underrated. Yeah. Pero having the high and dry, mukhang gusto nito ng suntukan, gusto nito ng ispadahan. Okay, Archangel on the blue side, Kiluwash para sa Lapu-Lapu, Jay for the Cho, Rio, okay. On the Kadita, Lusty for this Grub, and of course, Jeff Cutie forever for the Kari. Para naman dito sa side of Brynn Esports, Yuji, gagamit ang Lunox, Coco bilang ang Hanabi, Pain bilang ang Kufra, Haze bilang ang Akai at si Ribo naman ang gagamit ng Thumbs dito, Kuya Shinbu. Yep. Interesting marksman lineup para sa dalawa. Parehas na a weakness finder. Electro Flash or Weakness Finder, Kuya Shin. And the interesting part about here, paring Manjin, is the compositions are designed to actually make the most of the backline damage na pwede mang galing mula sa Hanabi tsaka dito sa Kari. Actually, yes. Curious ako, kailangan nyo bantayan kung paano ma-accelerate yung damage nitong dalawa. Correct. Kasi ang disenyo nitong, nitong Archangel, you would want to get the touch. At least makuha mo si Yuji, which is they have enough kit. Tama. Ang problema, hanggang saan, hanggang kailan yung kaya mong i-withstand with the bouncing damage coming in from the Petal Barrage of Coco. Yun nga mangyayari. And the first blood na wala si Lapu-Lapu dito. And again, sorry, it is the Electro Flash. Kuya Shinbu, ibig sabihin nito, babackline sila ka. Kasabi mo nga, hahanap sila ng ng movement speed dito sa mangyayaring clash. Pero this is, again, a Lunox. Oh. Di ba rin Yuji? Okay, pinanakap si Jay, mga kaibigan. Pero lumakap din siya ng bilang pagganti. 1,000 pounder sa may ikot ka agad. Swag na swag. At kita mo wasak yung Joe doon. Pero tuloy pa rin ang aksyon. Jeff. You get the turtle getting secured here by Lusty. Bumawi pa rin
ang Archangel sa may atras. Habol dito sila Ribo, pero mukhang sila dito sa may bandang baba. Mamba out, nabanggit kanina ng mga panel natin kay Shinbu na yung parang si Yuji, hindi bagay sa kanya yung passive-aggressive type of damage heroes kagaya ng Alice kanina. Kanina, no? Ito talaga ang Lunox God. Hindi naman siya tatawaging Mr. Consistent for nothing, Kuya Shin. Kasi the main difference between the Alice and the Lunox. Alice is leaning more on the setup. Yes, he needs to get the proper timing to make that dive for that ultimate. Round 2 kay Jay na naman dito. Favorite spot. Pero this time, nasipa kaagad na hindi na binigyan ng chance ang maging mapabola yung Kufra. Another one. He's here diving. Pero ang ganda ng inipit dito. Sila naman na sinandwich. Pero mula sa likod, nandito si paring Coco. He can to the bana! Grabe, agawa ng championship. Lahat gusto magka-medal. At tras dito, sila lasty. At kita mo naman, ginagawa pa rin ni Kiluwash. Bahala kayo dyan. Split push sa taas. I am the hero. Ako pinakaunang bayani. Bayani ng bansa. Bayani ng bansa. Level 6 para dito kay Kiluwash dito. And mukhang free ang kanyang mga magiging objectives dito kay Shinbu. And parang Manjin accelerated actually yung goal ni Kiluwash dito. Ang bilis, ang bilis. He has two hunting bow here. Very, very close on building the bloodlust axe. Kahit kahit na meron siyang isang death dito kay Shinbu, pero mukhang magiging ma-action nga ang laruan natin kasi even si Jay ay talagang hanap ng action. Excited ako makita dito yung true damage output na meron si Jeff Cutie Forever at yung criticals na iahatid ni Coco mamaya. Yung inaantay ko din dito eh. I want to observe din. I think it's the usual reason Coco syempre on building that Circus Fury. Totoo, totoo. But of course, that's kind of wishful thinking right now kasi mapapansin ko ang taas lagi ng emphasis ng Archangel sa mga side lanes. Sobra. Iba nga yung ginagawa nila eh. Parang meron silang kakaibang rotation, yung tinawag nating sandwich. Uh-oh. Yung akala mo pumronta sila pero hindi, iikutan ka pala. Hindi pincer ah, hindi pincer. Sandwich, sandwich. Sandwich, sandwich. Oh, kakagutom eh. Kakagutom talaga. Pero let's see. Pains Kufra naman dito, Kuya Shinbu. Very commendable din. Isa sa mga first row players na naka-discover sa abilities ng Kufra. He can use it against the Grok block. But meanwhile, iba ang kwento dito kina Coco. Binasa, binasa. Yeah, coconut, coconut, binasa. Coconut, coconut. Binigyan na shuriken. Dalawa lang pero kulang pa rin. And look at that. Actually, very curious. Anong ginawa nila? Tinakuha ba yung turtle? We have no idea for that one, pero lagi na lang ganun. Lagi talaga, ganun na tiwala ng Archangel kay Lasty. Iiwan siya, para siya yung tumingas ng turtle. Hindi mawawasak ang puso ni Lasty Max. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pero ang lamang dito sa ating laban, paring Shinbu, Bren Esports Ribo, having 3 assists, instant bloodlust axe. Kapag thumbs ka, may ganyan kay item, pwede ka nang gumera hanggang doon. Yun lang, nadali doon si Coco. Pero siguro okay na rin, nakumpleto ang mission at nakukuha pa rin naman yung Outer Mid-Lane turret. Circus Fury already available for Coco. Interestingly, Ribo there was faster in taking the bloodlust axe by 1 second lang naman against Kilua. So ibig sabihin, hindi lang si Kilua siya lamang dito, pati rin si Ribo. Tapos kaya tayo sa mabang ng gitna. Tingnan natin kung sino mawawala. There goes Yuji. Goes for the Chaos Darkening. Bukit lang si paring Yuji dito. At mukhang nadepensahan ng Bren ang kanilang Tori dyan. Meanwhile, there's going to be a free space na magmumula naman kay paring Coco doon sa taas. Kakasabi mo nga ko yung Shinbu, Circus Fury, instant crit type para kay Hanabi. Ang tawag na natin sa kanya dito, Krinitan. 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 Ang favorite nating member ng crit squad. Let's see here, another one. On to lasting, lagi talagang nakakapanggigil. Medyo yoyo dito na Ribo. Yuji, Hadouken! Hadouken, Hadouken, Hadouken! Yabi! And eto na yung sinasabi natin, Mr. Consistent. 3-0-1, highest KDA sa MPL Season 3. You know, Harry, Lunox, him, this kind of hero na high tempo talaga kay Yuji. Yes. He's really gonna make waves. Isa sa mga laging gustong-gusto kong tandem talaga pag nagsasama yan. Either Yuji, Ribo, Yuji, Hayes, di ba? Yun na nga eh. Basta kahit sino isama mo kay Yuji, Kuya Shinbu. No? Lagi kang may consistent na follow-up. Your dad got you. Yun na nga, your dad, the Mage Dad got you. The Mage Dad. Ang dami na niyang moniker dito. Mage Dad, Mr. Consistent. Dahil nga sobrang galing, having that 4.5% na magic damage to the max HP ng kalaban mo kapag level 6, itong Chaos, Chaos Assault, parang Shinbu. Oo nga pala, speaking of Mage Dad, binabati ko nga pala ang mga pamilyang nanunood po ngayon. Maraming salamat. Diyan sa broadcast natin at syempre dito sa venue, pati yung mga pamilya ng players natin. Totoo, solved na naman ang mga moms dito sa laban na to. Nako po, si Jay ang hihilig sa pwestong yan. Tingnan natin kung meron bang isang mabubuhang mula sa side dito ng Archangel. No, wala naman. Si Kiluwash trabaho lang. Grabe si Kiluwash dito. Ang tunay na Hunter. Hunter x Hunter, parang Shinbu, sabi ni Ribo. Hoy, teka,
Huwag mong gagamulin yung top lane namin, ha. Ang ginagawa ni Kuluwash dito, nare-reset niya yung gustong tempo gawin ng Brynn. Yeah, sa ibang bahagi ng mapa. Sa ibang bahagi ng mapa. And this is very interesting kasi you don't usually see Brynn na silang nagre-react sa isang push, Kuya Shin. Here's another now towards Lusty, but this time dahil sa crack na corner at apat ganyan yung nagigigil mula dito sa Brynn Esports. Gigil, there na, might be no chance to contest this push into this inner bottom lane turret. Gigil na gigil, yeah, si no Kapitan chance. Pain dito. Tignan mo yung box out na ginagawa niya dito by using the Kufra. And right now, Archangel. One on one with the Great One. Jeff Cutie versus Rebo. Okay. Mamba out. Both of these teams, okay sila sa mga makukunat na line-up, paring Shinbu. Pero kung iisipin mo, parang mas lamang sa malayo ang instant burst ang side ng Brynn Esports, yeah, yeah, dahil dito kay UG Lunox. Yeah, yung three-man squad nung Brynn Esports, mas solid ngayon. As in, when they converge, I would lean more on Brynn Esports winning. Pero again, may isang approach yung Archangel dito sa mapa. And that is a different approach para sa game natin. And that would be to control the map. Pero not like this. Tingnan mo naman si Kadita doon, nanuyot, mga kaibigan. Para dito kay Griyo. And again, si Rio din kanina yung gumamit ng Lunox dito. And actually, Kadita, hindi rin siya action Jackson siya, pero parang passive din yung galaw eh. Kasi you're waiting for the setup of the Breath of the Ocean, tapos Rap Waves up. Kadita is actually a responsive hero. Hindi siya yung usual na ginagamit mo pang setup talaga. Oh. Inaantay mo na lumapit yung kalaban, saka mo babatiin na tubig. Kumbaga yung parang may piyesta. Tama. Piyesta ng San Juan. Oo, na San Juan. Parang piyesta ng San Juan. Alam mo yun, Nas, nakasakay ka sa jeep, bihis na bihis ka, aakit ka ng ligaw, to sasabuyan ka ng tubig. Yun nga ang mangyayari. Binabati ko lahat ng mga taga San Juan, pero nasa Pasay tayo ngayon. Kuya Shinbu, sabi dito na Brynn Esports. Teka lang, babasagin namin yung top. Huwag na kayong maingay dyan. Pero kala, medyo pulado lang ang ating Tori dito right now. Nakupo. Walang minion wave. Kakatansyaan itong dalawa si Jay. Denial talaga ng mga hero. Parang Shinbu, speaking of Jay, nahihirapan din siya mag-land ng 1-2 punch dito. Kasi yung lineup ng Brynn Esports, you have the lifesteal muna sa Tams. Ayaw mo naman Kufra ang sipain mo. Yeah. Medyo magandang counter. Medyo napila yung Cho niya eh. Injury. Ilang injury yung nakuha niya dun sa may bandang baba. Now, in good control, etong Brynn Esports dito sa ating mapa. Sama mo pa yung immortality dito. Hindi yan magsasawa. Si Haze na mag-dive. Oh my G, sabi ng Brynn, galit na kami. We will avenge game number one. Sabi ng Brynn dito, Avengers assemble! Dahil pupunta sila dito sa mid-lane, Kuya Shin. Ako sa may banday. Of course, no minion wave pa. They're trying to get the proper opportunity. They don't want to get pinned down and be divided by the wall dito ni Lusty. And so far, they're just punishing the main crowd control mula dito. And that is actually Jay. Napansin ko lang, no? Yung multi-target knock-up nila. Oo. Ay, Jay lang pala talaga, no? Mahirap. Ay, well, may knock-up din kay Kadita, pero ang dali i-dodge nun eh. Madali i-dodge eh. Yung magiging dilema dito ng Archangel kasi yung sugot nila basa kung saan mang gagaling eh. Unlike the Kufra, from long distance, coast to coast, mula Baclaran hanggang SM North Edsa, ganun kalayo. Walking yung distance. Yung second skill question. Walking distance. Pero walking distance. Tignan natin. Paglakad mo, no? Pagdating mo ng North, kamukha mo na si Grock. Kamukha. Ano ka na? Warrior ka na. Ganun. Para ka ng si Lapu-Lapu. Speaking of Lapu-Lapu, wala pa siyang nakukuha kahit isa dito, paring Shinbu. Nagbaliktad bigla yung ating laban. Kanina, ganito ka-surpress yung Brynn Esports. Tayin mo lang kasi bayani yan eh. Siyempre, tama. Bayani, nagpapabugbog sa una. Naisusulat. Nagpapabugbog sa umpisa, okay. Pero time out, substitution. Ladies and gentlemen, Brynn Esports right now, sila ang nagdidikta ng gera, Kuya Shin. Yeah, I think so. I think the post would come in from the side ng Brynn yata dito. But of course, our Marshals and League Ops to handle that one. At least naging chill, no? Chill. Kanina chillax, kasi chillax. Parang yung game one natin, ayaw magpatawad eh. Oo nga eh, parang ano eh. Kasama pa ng prot, grabe naman yung MET. Grabe ang MET. Ngayon lang nakakita ng Esports production na may kulog-kulog pa. May kulog pa, pati yung yung panahon ay sumang-ayon, kumukulog ang laban. Tanda mo, Kuya Shinbu, pag may kulog, may anghel. Pwedeng may ganun ang dating. And ayun nga, medyo mas toned down itong ating game 2. Poise ang Brynn Esports na maitulak ito sa isang 1-1. Yeah. And actually, kung ako hindi man ako kasama ng panel, ang call ko dito is actually a 3-2. Pwede, yeah, no? Pili ko nga game number 5. May 5 talaga sa to. Ganito kainit na laruan. Itong dalawang team, medyo malabo sila ma-3-0. Ito yung mga kalimutan. Libre ng team na hindi mo tinitri-zero eh. Ganado, hindi ka pwede magkamali, bawal kang pasma, bawal may tumawag sa'yo sa phone mo.
kumbaga, chill lang muna sila yeah. ngayon. Yeah. Paring Manjin, binabati ko rin sige. Lahat ng mga pro teams natin na nakasama natin dito sa playoffs. Maraming grabe. Salamat. Grabe, yeah. Every time that a team gets dropped, tinitingnan ko lagi kung ano yung reaction nila. And isa lang talaga masabi ko, sobrang bigat talaga ng buhay ng isang pagiging ng isang pagiging hindi biro talaga. Kasi kailangan mong manalo. That's the pressure na meron sa'yo. Oo, you need to win. That's it. Oo, yung alam mong ibinigay mo lahat yung right. best mo. Pero yung game pa rin yung magdidictate ng fate mo. Correct. Let us see here. We are just down to the last two players. Eto na. Nako, eto pinompiang na ni Kuya Pain. At sinagyan ng bulaklak sakto Yabby. Summer para dito sa Bren Esports. And that's reminiscent of the setup na ginawa din ni Tets on Kufra. laging nasa-setup pa dyan. Laging dyan nauuntog. Yung dulong yan. Yung pwesto na yan, dyan lagi inuuntog yan, yung mga kalaban. Yung hinigaan ni Jay. Oo, ganda ng higaan ni Jay. Pero right now, ladies and gentlemen, Archangel, meron pa ba silang mga kapitan dito? Unti-unti na bang tinatanggal ang mga pakpak nila? Kasi kung titignan nyo ang mapa, may objective tayong mga nakikita para sa side ng Bren Esports. Lako, larong nila ako. Nakakaibit na naman. Na I displace Jeff Cutie forever. There is no way that he can actually survive that one. That is a very curious positioning din. Mula doon kay Jay. Again, hindi ka man matatamaan ng 1,000-pounder. Oo. Merong movement speed bonus. Yung Hurricane Dance, matataya ka niyan. Madi-displace at madi-displace ka niyan. Ito na naman, yung Joe na pilay. Tingnan natin kung kaya mang mabuhay. Says down by the Thamus here. Lord, getting focus here by Bren Esports. Yung Lord, nagtataka na. Teka, nagtataka ko kayo. Hindi, sandali lang. Kalma, babalik ako dito. Habang si Rio, makikita ninyo. Naku po. They are Bren, out for blood. Picking them one by one. Kuya yes, Shibu. Mga kaibigan. Siguro nga hindi pa napuputol yung pakpak. Pero yung feathers, nararamdaman ko. Sinasabunutan. Sinasabunutan. Bren Esports dito. Nako po, ladies and gentlemen. Lasty Mac. He will try his best. Kuya Shin. Ito si Lasty. Ito yung last steal. Di ba? Lasty. Grabe yan. Grabe yan sa Lord. So sisigaraduin na yata nila. Oh my God. Ngayon natin na binigyan ng chance. At wasak. Doon na wasak ang puso ni Lasty Mac dahil yung Lord nagtataka na naman. Audition. Pumasok si Kuluwas dito pero makukuha ni Mr. Consistent ang Lord. At nako po, nag-audition. Nag-audition. Yes. Ladies and gentlemen, ang Archangel. And of course, mitigating that plan, ang ginawa na lang ni Jeff Cutie forever is go for the push here into the bottom lane side. It's not yet over. I think that is the first Lord pa lang naman ang laro natin. Again, sa composition na merong lapu-lapu at meron din carry. Medyo madali madepensahan yan. Medyo napakadali nga lang. And of course, this is the Lord na pwede nang samahan ng Bren. Susugod na. Oo. Yeah! May napansin lang pala ako, pare. Oh. May hanabi nga pala. Naku, tayang-taya sila lahat dyan. Nahagip pa, nahagip si Jeff. Look at the damage ng hanabi kanina, pare. Yung crits, 1K. So, ibig sabihin, tanggal kagad yung isang chunk ng bar mo doon sa iyong life points. Habang huli na naman si Jay dito na medyo napilay. And Bren right now, lumipat wala na ang camera minion. Sa kanila. Yeah. Tingnan natin, kinuha sila ba sa kanyang laser sword. May palagos siya dito pero nag-audition na naman. Sabi nga ng Bren dito, another one. Yeah. Game 2, ladies and gentlemen. And yan ang sigurado. They have enough minion wave. Bonus na lang na makapatay ng ibang membro ng Archangel dyan. It's gonna be a wipe, an ace in the base. And you can actually see here that Bren Esports will be taking Game 2 sa ating Grand Finals. Hindi pwedeng 2-0. Walang 2-0. Walang 2-0. Dapat 2-1, 3-2, 3-1, ganun. Oo, umuulan. Pero mainit ang laban. We got ourselves a series here.